guys! Welcome back to my YouTube channel! At kung bago lang kayo sa YouTube channel ko, please subscribe and click the button para ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo ano ang ibig sabihin ng mga loan status na ito sa SSS Online. Hi guys! Ngayon naman guys, i-share ko po sa inyo ano ang ibig sabihin ng mga loan status na ito sa SSS Online. So ano nga ba ang ibig sabihin ng disbursement through the bank G, disbursement through the bank Q, and then disbursement through the bank E, and then disbursement through the bank 1, disbursement through the bank 2, disbursement through the bank C. So alamin natin dito guys. So una is kapag disbursement through the bank G yung status sa loan mo, so ibig sabihin is granted na yung loan mo. So meaning ng G is granted. Then kapag disbursement through the bank Q naman ang status ng iyong loan, ang ibig sabihin ng Q is qualified na yung loan mo. So ibig sabihin ng Q is qualified. Then kapag disbursement through the bank E naman is, ang ibig sabihin ng E is included. Kapag E yung status sa iyong loan, ibig sabihin ng E is included. Then kapag disbursement through the bank 1 naman ang status loan mo, so ang pwede nating ma-loan ay 1 month salary loan. Then kapag disbursement through the bank 2 naman, ibig sabihin, ang pwede nating ma-loan ay 2 month salary loan lamang. Then the last, disbursement through the bank C. Kapag disbursement through the bank C yung loan status mo, ibig sabihin ng C is cancel. Ang dapat gawin ay mag-enroll ulit tayo ng tamang account at mag-apply ulit ng loan. So yan lang po guys, hanggang dito lang tayo ano ang ibig sabihin ng mga loan status na ito sa SSS Online. So sana guys nakatutulong itong video na ito and please subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. God bless!